Papa Dudut. Tawagin mo ako sa pangalang Drea. Ipinanganak ako sa La Union, Papa Dudut. Parehong hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sumasideline sa isang talyar si tatay habang mananahi naman si nanay. Tubong La Union si nanay habang tubong Ilocos Norte naman si tatay. Matapos nilang makasal ay ilang beses nilang sinubukang makabuo ng anak. Ang buong akala daw nila nanay ay hindi na sila magkakasupling pa. Nasa dugo daw kasi nilang magkakapatid ang hirap sa pagbubuntis. Kaya naman laking gulat nila nang sa wakas ay mabuntis si nanay sa edad na 47. Kahit may edad na ay nairaraos nilang pag-aaral ko, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay pangarap na ni nanay na maging guro ako balang araw. Yun rin kasi ang pangarap niya sa sarili niya, kaso ay nabigo siya dahil sa hirap ng buhay. Gagalingan mo lagi sa pag-aaral, anak, ha? Magiging guro ka pa kasi balang araw. Yan ang madalas na sinasabi sa akin ni nanay sa tuwing binibihisan niya ako sa pagpasok ko ng school. Kaya naman bata sa aking isipan na balang araw ay magiging guro ako. Na maabot ko ang pangarap ni nanay. May edad na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko sa pagpapasaya sa kanila. Lalo na't pareho pa silang may karamdaman. May sakit sa puso si nanay habang diabetes naman ang tatay ko. Mabuti na lang at kahit papaano ay nairaraos ng arawan nilang kita ang pang-araw-araw naming pangangailangan. First year college na ako nang tuluyan nang huminto sa pagtatrabaho si tatay. Lumalabo na kasi ang paningin niya kaya hindi na siya pinapasok pa ng kanyang amo. Bukod sa awa ko kay tatay, Papa Dudut, ay lubos din akong naaawa kay nanay. Nahuhuli ko kasi siyang minsang problemado sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Batid kong pinipinit lang niyang maging okay sa paningin namin, pero kapag hating gabi, madalas ko siyang natsitsempohang problemado. Nay, gusto niyo po bang huminto na lang muna ako sa pag-aaral? Totale, magkukulehyo naman ako. Kaya nay, pwede na muna ako huminto sa pag-aaral nang makatulong muna ako sa inyo. Suhestyon ko minsan kay nanay. Mas lalo mo lang akong bibigyan ng problema, anak, kapag huminto ka sa pag-aaral mo. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Kapag nakapagtapos ka na, isaka mo kami tulungan. Malungkot na tugon ni nanay. Kaya naman para makatulong sa kanya ay naisipan ko ang paggawa ng leche flan bilang pandagdag kita. Ibinibenta ko ang lahat ng nagagawa ko sa mga teachers at schoolmates ko at kahit papaano, Papa Dudut, ay nakakatulong ang kinikita ko sa gastusin namin sa gamutan ni tatay. Ngunit hindi nagtagal ay si nanay naman ang nagka-problema. Abala, ako nag-aayos ng lianera ng mga leche flan nang marinig ko ang napakalakas na katok sa pintuan. Diera, yung nanay mo! Bigla kasing natumba kanina sa shop kaya sinugod namin sa ospital. Bulalas ng kapitbahay namin, katrabaho ni nanay. Maging si tatay ay nagulat at nataranta sa mga narinig niya. Halos hindi ko na alam ang uunahin ko sa mga oras na yon, ang alalayan si tatay na natataranta na rin sa sobrang pag-aalala o ang pag-aayos ng ibabaong gamit ni nanay. Isa rin sa mga inaalala ko ay ang gagastusin sa pagpapa-ospital kay nanay. Habang akay-akay ko si tatay sa ospital ay hindi ko na mapigilan ng maiyak sa sobrang awa sa pamilya namin. Yung hindi pa kami tatay ay sunod naman naming problemahin ang pagpapa-ospital kay nanay. Lalong bumuhos ang luha ko nang makita ko si tatay na humahagulhol sa takot niyang mawala si nanay. Ma? Ma, andito na kami ng anak mo. Lumaban ka, ma, ha? Hindi ko kaya ito na mag-isa, asawa ko. Kailangan ka pa namin ng anak mo. Pagmamakaawa ni tatay. Marahil ay hindi na nakayanan pa ni nanay ang stress kakaisip sa gastusin namin, kaya bumigay ang kanyang katawan.
Mabuti na lamang at kahit papaano ay may naitabi akong kita mula sa pagleleche plan. Tiniis ko ang pagod at puyat sa pag-aaral at paggawa ng benta ko para makatulong ako sa gastusin. Alam ko kasing tanging ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Sinubukan kong tumawag sa mga kamag-anak namin pero maging sila ay kapos din. Ako ay... Limang araw na pagkakakonfine ni nanay sa ospital ay bumuti na ang kanyang kondisyon. Nang maiuwi namin siya sa bahay ay hindi ako nakapasok pa ng eskwelahan. Kailangan ko kasing tutukan ang pag-aalaga sa kanila ni tatay at kahit papaano ay nakakakilos naman ang maayos si nanay. Pero kailangan ko pa rin siyang alalayan. Nalungkot siya nang malaman niyang hindi na ako nakakapasok pa ng eskwelahan. Ganun pa man ay ipinangako ko na lang sa kanya na babalik pa rin ako sa pag-aaral ko kapag maayos na ang kalagayan nila ni tatay. Mula noon ay napansin ko kay nanay ang pagsusumikap niyang mapabuti ang kanyang kondisyon. Siya na rin kasi mismo ang nagpapaalala sa akin ng pag-inom niya ng gamot. Maging sa pag-aalaga kay tatay ay sinusubukan rin niya akong tulungan. Umabot rin ang 2 buwan bago tuluyang bumalik sa normal ang kondisyon ni nanay. Pero hindi na rin ako nakabalik pa ng eskwelahan dahil ipit na rin sa panahon. Pinayagan na rin ako ni nanay na makapagtrabaho kapalit ng pangakong babalik rin ako sa pag-aaral kapag nakaipon na ako. Sa isang restaurant ako na masukan bilang kahera. Hindi naging madali ang unang buwan ko dahil sa may kalakihang pera ang nahahawakan ko. Pero sa awa ng Diyos, ay niminsan ay hindi ko po naranasan na ma-short. Masayahin rin ang ilan sa mga katrabaho ko, kaya naman minsan ay hindi ko namamalayan ang pagod. Kasalukuyan ako nag-aayos ng resibo ng sales ko nang mapansin ko ang isang lalaking nakaupo sa isang table na may hawak na bouquet ng bulaklak. Tila may hinihintay siya at naiinip na. Ilang beses ko na rin kasi siyang nahuling panay ang tanaw sa labas at ilang sandali pa'y dumating na ang isang babaeng tila ba nagmamadali. Seryoso ka lang? Pinapunta mo ako dito para lang ibigay yan? Anong klase kang tao? Tumakas pa ako sa trabaho ko sa pagmamadali ko mapuntahan ka dito? Pagtataas ng boses ng babae sa mga bang kanina pang naghihintay. Sa itsura ng babae ay mukhang mas bata siya ng ilang taon sa lalaki. Matapos niyang taasan ang boses yung lalaki, ay saka siya muling umalis. Maging ang ilan sa mga customers namin ay nagulat sa naging eksena ng babae. Napansin ko rin papadudod ang pagkalumbay ng lalaki sa pamamahiyang ginawa sa kanya. Pauwi na ako ng saktong makasabayan ko sa paglabas ng pintuan ng lalaki. Hindi ko mapigil ang maawa nang makita kong inilalagay niya sa basurahan ang bulaklak na hawak niya. Uy, eh bakit mo naman itatapon yan? Sayang naman, ang gaganda pa naman. Pasimpleng sita ko sa kanya. Nang mapatitig siya sa akin ay saka ko palang napansin ang luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Gusto mo, iyon na lang? Okay lang ba sa'yo? Tanong ko, saka siya muling humiti at inabot sa akin ang bulaklak na itatapon na sana niya. Doon ko pa lamang siyang nakitang humiti pero halata pa rin malungkot siya, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay naisipan ko siyang ayaing magkape sa isang kantina. Rex nga pala, nagtatrabaho ka sa loob ng restaurant, hindi ba? Pasensya ka na ha, medyo nagskandalo ata yung asawa ko kanina. Asawa mo pala yun. Eh bakit ba kasi parang galit na galit siya? Pag-uusisa ko. Siya si Carlota. Tinawagan ko kasi siya, sabi ko na may mahalaga akong sasabihin at kailangan na kailangan naming magkita. Hindi ko naman inakalang mainit pa lang ulo niya na darating. Ibibigay ko pa man din sana sa kanya ito eh. Malumanay na sagot ni Rex sa kanya, nilabas ang maliit na kahon na mula sa kanyang bulsa. Oh my God! Ayain mo na siyang magpakasal? Akala ko ba asawa mo na siya? Nagtatakang tanong ko. Actually, second wedding sana namin, supposedly. Ikinasal na kami sa Sibilang. Ayaw kasi sa akin ng parents niya, kaya secret wedding lang ang unang kasal namin.
Lately kasi hindi na kami nagkakaintindihan. Labag kasi sa loob niyang ipahiram yung anak namin sa parents kong nasa Pangasinan. May anak na kayo? Oo, si Kyra. Lately kasi, masyado siyang nagiging busy sa career niya. Kaya naisipan kong ipadala muna si Kyra sa parents ko. Paraan ko na rin kasi yun para magkaroon kami ng time sa isa't isa bilang mag-asawa. Napapansin ko rin kasi ang panlalamig niya kaya sinubukan kong bumawi pero parang wala na akong halaga sa kanya. Hindi naman kaya may iba na siya kaya siya nagkakaganyan sa'yo? Mas gugustuhin ko pa nga sanang sabihin na lang niya na meron na siyang iba eh habang maaga pa. Para hindi ako nagmumukhang tanga na umaasang mahal pa rin niya ako. Malungkot pa rin ang tono ni Rex. Mukha namang mabuting tao si Rex, Papa Dudut. Kaya hindi ako makakahanap ng dahilan kung bakit siya binabaliwala ng asawa niyang si Carlota. Umina kasi ang business ng parents ni Rex sa Pangasinan, kaya nag-decide na lang silang mag-asawa na maghanap na lang ng trabaho. Mula na mag-open up si Rex ng problema niya sa akin, ay naging malapit na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Yung kakikilala lang namin, pero parang ang tagal na naming magkakilala kung kami ay mag-usap. Mula noon ay nadadalas na ang pagpasyal niya sa akin sa pinapasukan ko. Maging ang mga katrabaho ko ay napapaisip na rin sa totoong ugnayan namin. Magkasundo kami ni Rex sa napakaraming bagay. Maging sa pagkain nga ng chicharong bulaklak. Hindi tulad ng ilang katrabaho ko na natatakot kumain ng chicharong bulaklak, nakaka-high blood daw kasi kaya iniiwasan nila. Pero kapag kami ni Rex ang magkasama ay tila ba manilang sa amin ang pagkain ng chicharong bulaklak. Huling-huli rin niya ang kiliti ko kaya naman walang oras na hindi kami nagtatawanan sa tuwing magkasama kami. Masaya ako sa tuwing nagkakasama kami ni Rex, Papa Dudut. At dahil sa pagiging malapit naming magkaibigan ay madalas na rin kaming tuksuhin. Pero syempre, hindi ako nagpapadala dahil alam kong hindi kami pwedeng magkaroon ng relasyon. Kahit papaano kasi kasal siya kay Carlota. Maging si nanay at tatay ay iniisip ring manliligaw ko siya nang minsang mapasyal siya sa bahay. Natuwa rin ako sa pagmamalasakit na ipinakita ni Rex sa mga magulang ko. Nagulat na lamang ako sa inabot niyang mga gamot na binili niya. Minsan na kasi niyang nakita ang reseta ng gamot ni nanay. Mabuti nga sa'yo at naranasan mo magkaroon ng mga magulang. Eh, samantalang ako, meron nga akong magulang pero parang wala naman. Malungkot na kwento niya. Nag-iisang anak lang pala si Rex pero hindi tulad ng mga nag-iisang anak na busog sa pagmamahal ng kanilang mga magulang, kabaligtara ng sitwasyon niya. Masyadong abala ang mga magulang niya sa mga negosyo nila kaya hindi nila siya masyadong natutukan. Naibibigay nga nila mga kailangan ko pero iba pa rin sana yung magkaroon sila ng panahon sa akin. Minsan nga noon, sinadya ko pang gumawa ng kalokohan para lang mapansin nila ako. Pero okay na rin ako ngayon. At least nakikita kong binubusog nila ng pagmamahal yung anak ko. Ngayon pa lang ulit ako naging masaya ng ganito, Drea. At yun ay mula nang makilala kita, nakangiting sabi ni Rex. No. Masaya din ako sa pagiging magkaibigan namin ni Rex. Hanggang sa isang araw ay napansin ko ang biglang pananamlay niya. May problema ka ba, Rex? Napansin ko kasing parang wala ka sa mood today. Ah, wala ito. Huwag mo akong pansinin. Pagkakailan niya, pero kahit na itanggi niyang wala siyang problema, Papa Dudut, ay hindi parang nakukumbinsido. Kinahapunan nang ihatid niya ako sa bahay ay hindi ko na mapigilan ang sarili kong muli siyang tanungin. Alam kong may problema ka, Rex. Hindi ka naman ganyan kahapon eh. Akala ko ba magkaibigan tayo? Patampong hirit ko sa kanya. Nalulungkot lang ako, Drea. Parang ang bilis lang kasi ng pangyayari. Parang kailan lang nung magkilala tayo. Kaya hindi ko alam kung paanong paraan ba ako magpapaalam sa'yo. Magpapaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Ikaw, Rex, ha? Kung biro yan, hindi ako natutuwa. Kinakabahang tugon ko sa kanya. Pinababalik na kasi ako ng parents ko sa Pangasinan.
Madalas na kasing magkasakit si Kyra eh. Itigil ko daw muna ang kahibangan ko kay Carlota. Alam na rin kasi nila na hindi kami okay dito kaya umuwi na lamang daw ako para sa anak ko. Malungkot na sabi niya. O eh, bakit nalulungkot ka pa niyan? Ayaw mo noon, mas mapapalapit ka na ngayon sa parents mo at mas magkakaroon ka ng panahon sa anak mo. Pagkukunwari kong okay na sabi sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung papaanong paraan pagtatakpan ng lungkot na nararamdaman ko sa ibinalita niya. Parang hindi ko kasi kakayaning malayo sa'yo. Ano ka ba? May cellphone naman, di ba? E di mag-texta na lang tayo at magtawagan. Hindi ka ba nalulungkot na magkakalayo tayo? Tanong niya at saglit akong natahimik sa naitanong niya. Oh, eh bakit hindi mo kumasagot niyan? Pangungulit niya. Malungkot siyempre, pero iniisip ko na lang na makakabuti rin yun sa'yo. Mas magkakaroon ka ng panahon para sa pamilya mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Bago bumiyahe si Rex, sinadya muna niya akong puntahan sa restaurant para magpaalam. Hindi ko na napigilan ng maluha pa nang yakapin niya ako. Lagi pa rin tayo magkatexan at magtatawagan, ha? Pagpapaalam niya. Maging ang mga katrabaho ko ay nanghihinayang nang malaman nilang magkakalayo na kami. Hindi naging madali sa akin ang mga sumunod na araw, Papa Dudut. Tila ba bumalik sa dati ang buhay ko na trabaho-bahay lang ang tanging ruta ko. Nagkakatexan pa rin kami ni Rex pero may mga pagkakataon ring hindi niya ako nare-replyan. Marahil ay sobra lang siyang abala sa kanilang negosyo at pagiging ama kay Kyra. Kaya naman, inuunawa ko na lang. Hanggang sa makilala ko si Art. Bagong empleyado sa restaurant na pinapasukan ko. Unang kita ko pa lang sa kanya ay naangasan na ako sa kanya kaya naman mula noon ay iniwasan ko na siyang makausap. Napapansin ko rin kasi ang galaw niya kapag kasama niya ang mga katrabaho namin. Minsan ko na rin siyang nahuling nakatingin sa akin pero iniirapan ko lang sa sobrang irita ko sa kanya. Ilang beses ko rin naispatan na nakikipagharutan siya sa mga babaeng katrabaho namin. Bagay na lalong kinakainis ko dahil napepreskohan ako sa galaw niya. Kasalukuyan ako nagtitimpla ng coffee para sa customer nang aksidenteng matabig niya ang braso ko. Sa sobrang lakas nito ay nabuho sa akin ang kapeng tinitimpla ko. Nataon rin kasi na nakikipagbiroan siya sa isa naming katrabaho. Ano ba? Pwede ba kapag oras ng trabaho iwasan niyo muna magharutan? Hindi na nga kayo nakakatulong na may merwisyo pa kayo? Galit na sabi ko sabay titig sa kanya ng matalim. Sorry, sorry. Pahingi niya ng paumanhin na mukhang takot na takot sa akin. Nakapagpalit man ako ng damit noong oras na yon, hindi pa rin maalis ang pagkainis ko sa nangyari, lalo na sa mayabang na si Art. Tuloy tuwing nakikita ko siya ay sumasama na ang araw ko at tanging siya lang talaga ang kinakairitahan ko sa lahat ng katrabaho ko, Papa Dudut. Ayos na mga kitchen utensils nang makatanggap ako ng tawag kina nanay sa bahay. Anak, bilhan mo muna nga kami ng siopaw ng tatay mo mamaya, ha? Bakit, nay? Namiss niyo po bang kumain ng siopaw? Nakangiting tanong ko kay nanay. Hindi naman, anak. Naglilihi kasi ulit ang nanay mo eh. Tumatawang sabad naman ni tatay dahilan para matawa na rin ako. Ay, naku talaga itong si tatay mo. Kung ano-ano na naman ang sinasabi sa'yo. Sige na, anak, at ipagluluto kita ngayong gabi ng chicharong bulaklak na paborito mo. Basta huwag mong kakalimutan yung siopaw namin ng tatay mo, ha? Pahabol na sabi ni nanay. Naputol ang pag-uusap namin nang mapansin kong parang may tao sa aking likuran. Nang lingunan ko siya ay nakita ko si Art na nakangiting pinagmamasdan ako. Kahit nakaharap na ako sa kanya ay nakatitig pa rin siya sa akin na mukhang nang aasar pa. Oh, anong tinitingin mo dyan? Seryosong tanong ko sa kanya. Maganda ka naman pala lalo na kapag nakangiti ka. Pagpupunan niya na bahagyang sumeryoso ang kanyang titig sa akin dahilan para mailang ako.
Naiinis ako kay Art, Papa Dudut. Pero nang mga oras na yun ay tinitigan niya ako, ay parabang natutunaw na sorbetes ang pakiramdam ko. Pero sa kabila noon ay pinilit ko pa rin magmukhang seryoso ulit sa kanyang paningin. Bukod sa may itsura siya ay nakadagdag din sa kanyang kagwapuhan ang haba ng kanyang mga piligmata. May peklat din siya sa kilay na siyang lalong nagpasiga sa itsura niya. Isama mo na ang malalim niyang dimple, Papa Dudut. Ang tanging ayaw ko lang naman sa kanya ay ang pagiging maangas niya at ang pagiging lapitin ng babae. Sana lagi ka nalang nakangiti para mas lalong lumitaw ang ganda mo, dugtong pa ni Art. Ikaw, tigil-tigilan mo nga ako ng pambobola mo, ha? Mabuti pa, bumalik ka na lang sa labas. Dahil paniguradong maraming customers ngayon, pasimpleng pagtataboy ko sa kanya. Sana kahit papaano eh, mapansin mo rin ako. Halos lahat na kasi dito eh, kasundo ko, libo na lang sa'yo. Mabait naman ako eh. Bulag kang halang kasi. Pahabol na sabi niya saka tuluyang lumabas ng kusina. Medyo tumagos ang huling sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi masyado akong naging masungit sa kanya, kaya naman mula noon ay inayos ko lang pakikitungo ko sa kanya. Bagay na napansin din naman niya. Ako na ata ang pinakamasayang empleyado dito ngayon, nakangiting sabi niya sa isa pang katrabaho namin. Eh bakit naman? Kasi kinakausap na ako ni Drea. Hindi tulad ng dati na tila ba lagi siyang may regla. Bahagya akong natawa sa mga narinig kong pag-uusap nila. Mula nga noon ay naging maayos na ang lahat sa pagitan namin ni Art. Nakakasundo ko na rin siya pagdating sa trabaho sa restaurant. Madalas niya akong tulungan sa trabaho ko, bagay na nagpagaan sa ginagawa ko. Palabiro rin si Art, kaya kapag magkasama kami ay walang minuto na hindi ito tumatawa. May naging boyfriend ka na ba, Drea? Seryosong tanong ni Art. Manliligaw nga, never pa ako nagkaroon boyfriend pa kaya? Bahagya akong natawa sa naisagot ko sa kanya. Ano ba kasi ang hanap mo sa isang manliligaw? Manliligaw lang ba talaga ang pwede kong hanapin? Hindi ba pwedeng boyfriend ang kailangan ko at hindi manliligaw lang? Sa naisagot ko ay nagtawan na lang kami. Paano ba kasi ligawan ng isang katulad mo, Drea? Seryosong tanong ni Art habang nakatitig sa akin. Nang mapansin kong pagiging seryoso niya ay hindi ko mapigilan ang mailang. Bakit mo ba kasi tinatanong? Siyempre, para alam ko ang gagawin ko. Natigilan ako sa mga naisagot niya. Nang mapansin niya ang pananahimik ko ay muli siyang nagsalita. Pwede ba kitang ligawan, Drea? Sabi niya sabay hawak sa mga kamay ko para mahinto ako sa aking ginagawa. Hay nako, ikaw po ang bahala, basta ayoko nang binibigyan ako ng rosas, ha? Corny kasi yun para sa akin eh, nakangiting sagot ko. Kinabukasan ay nagulat na lang ako pagpasok ko sa trabaho nang makita kong nakangiti sa akin ang mga katrabaho ko. Marahil ay nabalitaan nila ang pagpayag kong manligaw sa akin si Art. Pagdating ko sa kusina ay nakita kong nakatayo si Art. Tila ba kanina pa niya akong hinihintay ang pagdating ko. Agad kong nakita ang hawak niyang bouquet ng bulaklak, kaya agad akong sumama ang mood. Hindi ka rin makulit, no? Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati pa na ayaw ko nang binibigyan ako ng rosas? Pagsusungit na sabi ko habang papalapit ako sa kanya. Oh, nagsusungit ka na naman. Hindi mo man lang ba titikman tong bigay kong bulaklak? Natawa na siya sa pag-aawat sa akin. Sa nasabi niya ay nagtaka ako kasi hindi naman nakakain ng bulaklak sa pagkakaalam ko. Natawa na lang ako, Papa Dudut, nang makita ko ang laman ng inaakala kong bulaklak na hawak niya. Imbes na totoong bulaklak kasi ang laman ng bouquet ng rosas ay chicharong bulaklak pala ang nasa loob. Paano mo nalaman ang paborito ko ang chicharong bulaklak? Nakangiting tanong ko sa kanya. Nung nahuli kitang kausap mo ang mga magulang mo, naalala mo noong araw na nagpapabilis sila sa'yo ng siopaw? Sagot ni Art, Papa Dudut,
na labis kong ikinatuwa. Tuluyan ang loob ko kay Art. Tumanggal din ng 2 linggo ang panliligaw niya bago ko siya tuluyang sinagot. Sa sobrang tuwa niya ay nanlibre siya sa mga katrabaho namin. Hindi naman bawal sa pinapasukan namin ang pagkakaroon ng relasyon, kaya wala kaming naging problema. Nagkaroon lang ng kaunting problema nang ipakilala ko na siya kina nanay at tatay. Hindi kasi siya kaagad natanggap ni nanay, lalo na ni tatay. Abay, kumuha kayata ng batong ipupukpuk mo sa ulo mo, Drea. Galit na sabi sa akin ni tatay. Alam kong hindi ganong kadaling makagaanan ng loob si Art para sa mga magulang ko at naiintindihan ko naman yon, Papa Dudut. Maging ako rin naman, noong una ay naaangasan sa kanya. Pero bilib ako sa determinasyon ni Art. Kahit kasi batid niyang ayaw sa kanya ng mga magulang ko ay hindi pa rin siya nagpatinag. Gagawin ko ang lahat, Drea, para maging karapat-dapat ako para sa iyo at sa paningin ng mga magulang mo. Sinserong sabi ni Art. Hindi siya nagkukulang sa pagpapakita kina nanay at tatay ng malasakit. Hanggang sinanay na rin ang nakabatid ng pagsusumikap ni Art. Sakto kasing inimbitahan kami ng isa naming katrabaho na si Melanie sa isang salo-salo sa kanilang baryo. Nang magpaalam ako kina nanay ay natigilan ako sa sunod na tanong nila sa akin. Makakasama mo ba si Art sa okasyon na yon? Seryoso si nanay sa tono ng kanyang pananalita. Oo na anak, sige na. Hindi mo naman kailangan magsinungalin pa. Tanggap na namin si Art, Drea. Nakikita naman naming masaya ka sa kanya. Siguro nga masyado naming hinusgahan ang batang yon. Ipinakita naman niya sa aming mali kami ng tatay mo sa pag-aakalang sakit lang siya sa ulo. Sa mga sinabi ni Nanay Papa Dudut ay para bang gumaan ang pakiramdam ko. Kasunod noon ay ang pagpayag ni Nanay sa akin na sumama sa okasyon na dadaluhan namin. Maging si Art ay natuwa nang malaman niya ang pagtanggap sa kanya ni Nanay. Dininig na rin ng Diyos ang dasal ko, mahal. Nagbunga rin lahat ng pagsusumikap ko. Masayang bulalas ni Art. Kapwa namin na-enjoy ang okasyong dinaluhan namin ng gabing yon. Lalo na ang tanawin sa baryong pinuntahan namin. Kinagabihan, nakahanda na kaming lahat sa aming pag-uwi nang sa unang start ng sasakyan ay nabatid naming tila bahirap na ang driver. Lahat kami naginawahan nang sa wakas ay umandar na ang sasakyan. Pero hindi pa man kami nakakalayo ay tuluyan ng namatay ang makina ng sasakyan. Nako guys, parang alangan din tayo makauwi ngayong gabi eh. Bumigay na ara talaga yung makina. Baka bukas na tayo makauwi nito. Pagbabalita sa amin ng driver. Okay lang yan. Sa bahay nilang siguro tayo matulog muna. Sagot ni Melanie. Agad kong tinagsang si nanay sa pagkakaantala ng uwi namin na agad naman nilang naintindihan. Bukod sa 3 naming katrabaho ay may kasama rin kaming 2 pares ng magkasintahan. Dito na lang siguro sa sala matulog yung iba. Dinig naming sabi ni Melanie mula sa loob ng bahay nila. Pero bago pa man kami nakapasok sa bahay ni Art, ay naunahan na kami ng ilan sa mga katrabaho sa sala. Naku Art, Andrea, mukhang hindi na kayo kakasya rito sa amin. Kantsaw ng isa pa naming katrabaho. Don't worry, pwede naman siguro kayo dun sa silid ng tiyahin ko. Wala naman silang ngayon, kaya dun na lang kayo siguro matulog ni Art. Agad na sabad naman ni Melanie. Bahagya akong nagulat sa mga sinabi ni Melanie. Hindi kasi ako komportable doon sa ideyang magkatabi kami ni Art sa pagtulog. Kaso ay nahiya na akong umangal pa, kaya wala na akong nagawa pa kundi ang makisama na lang. Medyo nakakainom na kasi ang mga lalaki noon at maging si Art. Pero kahit papaano ay matino pa naman ang kanyang kilos. Okay lang ba sa'yo kung magkatabi tayo dyan sa kama, mahal? Okay lang din naman sa akin kung dito na lang ako sa sahig eh, ang sabi ni Art pagkapasok namin ng silid.
Nang usisahin ko ang sahig ng kwarto ay halatang hindi masyado nalinisan. Nakakaawa lang kasi siya kung sa sahig na madumi siya matutulog. Dito ka na lang siguro sa tabi ko, mahal. Nag-aalala lang sabi ko habang nililibot ko ang paningin ko sa kwarto. Uy, gusto niya akong makatabi eh. Pangangantsaw ni Art sabay sundot sa kilikili ko. Uy, sira, inaalala ko lang yung kalagayan mo. Ang alikabo kaya ng sahig, oh? Sagot ko. Ang sweet naman ng mahal ko. Sige na nga, naniniwala na ako. Malambing na tugon niya. Kapwa na kami nakahiga at nakatalikod sa isa't isa. Wala akong ideya kung tulog na ba si Art sa aking likuran. Ang naaalala ko lang ay ang bilis ng pintig ng puso ko habang magkatabi kami. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang unti-unti ko na palang nakukuha ang tulog ko. Nagulat na lamang ako nang may maramdaman akong humahagod ng buho ko. Pagdilat ko sa mga mata ko ay saka ko palang namalayang nakaharap na pala kami sa isa't isa. Kanina pa pala niya ako pinagmamasdan sa aking pagtulog. Oh, eh bakit hindi ka pa natutulog, mahal? Maaga pa tayo bukas. Pabulong na tanong ko sa kanya. Gusto ko lang sulitin ang gabing ito, mahal. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya habang katabi kita ngayon. Sagot niya habang seryosong nakatitig sa aking mga mata. Tanging ngiti lang ang naging tugon ko sa kanya, saka ako hinawakan ang kanyang mukha. Masaya rin naman akong kasama ka, mahal ko eh. Kaya matulog ka na, ha? Pagkasabi ko noon, Papa Dudot, ay agad niya akong hinagkan sa aking mga labi. Sa ginawa niyang yun ay lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Noon ko palang natuklasan ang galing ni Art sa paghalik. Yun palang kasi ang unang halik na naranasan ko sa tanan ng buhay ko. At dahil nga sa galing niya ay tuluyan na akong nadala, Papa Dudot. Ang sumunod na naramdaman ko ay ang paggapang ng mga kamay niya sa hita ko. Nagawa ko pa siyang pigilan sa sobrang gulat ko. Pagkatiwalaan mo sana ako, Drea. Yun lang ang tanging hinihingi ko ngayong gabi. Pabulong na sabi niya sa aking tenga. Amoy alak ang hininga niya habang sinisiil niya ako ng maalab na halik. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan, ay kusa ko na siyang sinang-ayunan sa lahat ng galaw niya. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong napapangiti habang hinahalikan niya ang iba't ibang parte ng aking katawan. Hindi ko maipaliwanag ang pananabik sa bawat gawin niya ng gabing yon. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa kanya nang sa wakas ay maisa katuparan na niya ang kanyang nais. Dama ko ang hirap sa mga sandali ng pagsusumikap niyang maangkin ako ng gabing yon. Kinabukasan noon, Papa Dudot, ay nagising na lamang ako sa lakas ng katok ni Melanie sa pinto. Drea, Art, gising na kayo at maaga pa tayong babiyahe. Kailangan nating agahan ng pagbiyahe para walang malate sa atin. Pagtatawag niya mula sa labas ng kwarto. Pagkagising namin ni Art ay agad niya akong hinagkan sa aking noo. Mahal na mahal kita, Drea. Pangakong walang magbabago pagkatapos ng lahat. Sa mga nasabi niya ay napangiti na lamang ako. Nahirapan man ako ng gabing yon ay masaya naman ako dahil mahal na mahal ko ang lalaking unang pinag-alayaw ko ng aking sarili. Wala namang nabago kay Art matapos ang mga nangyari sa amin. Sa katunayan ay mas lalo pa siyang naging sweet sa akin at sa paglipas ng mga araw hanggang sa mapansin ko na unti-unti ang pagiging malamig sa akin ni Art. Hindi ko rin maiwasang paghinalaan ang isa sa mga katrabaho naming si Hazel. Madalas ko kasi silang nahuhuling nagkakausap. Bago pa man kami nagkaroon ng relasyon ni Art ay dati ko nang nababalitaan na gusto siya ni Hazel. Kaya naman hindi ko maiwasang magselos sa tuwing nahuhuli ko silang nag-uusap. Hanggang sa minsang maglabing sa akin si Art. Mahal, medyo inaantok ako, ha? Patimpla naman ako dyan ng kape. Iinumin ko mamaya pagkatapos kong iligpit ang mga ito. Pagtutukoy niya sa mga basong nahugasan niya. May ginagawa kasi ako eh.
Alam ko na. Kay Hazel ka na lang magpatimpla. Total eh, wala naman siyang ginagawa ngayon at saka close naman kayo, di ba? Hindi ko na napigilan ang sarili kong sungitan siya. Teka, parang may naaamoy ako ah. Mukhang nangangamoy selos yung tono ng mahal ko. Nakangiting kantsaw niya habang sinusundot ako sa tagiliran ko. Pwede ba tigilan mo nga ako kung ayaw mong ihampas ko sa'yo to? Pagtutukoy ko sa palayok na pinupunasan ko. Sinusubukan pa niya akong kausapin pero pinanindigan ko pa rin ang pagiging masungit. Dahil sa irita ko kay Art ay maghapon ko siyang hindi pinansin. Naiinis lang kasi ako doon sa puntong parang wala siyang girlfriend kung makadikit kay Hazel. Palagay ko na may tama lang ang ginagawa ko para malaman niyang nagsiselos ako sa ginagawa niyang pakikipagmalapitan kay Hazel. Nagulat na lamang ako nang mabalitaan kong nag-resign sa trabaho si Hazel. Sabi nila hindi raw niya nakayanan ng sobrang pagod sa trabaho kaya tuluyan na siyang nagpaalam sa boss namin. Sa nabalitaan ko ay bahagyang lumuwag ang aking paghinga. Kahit pa paano kasi ay hindi na sila magkikita pa ni Art. Hanggang sa mapansin ko ang pagbabago ni Art. Mula kasi na mag-resign si Hazel ay tila ba nanlamig na siya sa akin ng tuluyan. Hinahatid sundo pa rin naman niya ako sa bahay pero hindi na siya kasing sweet ng dati. Dati kasi pagkahatid pa niya sa akin sa bahay ay tatambay muna siya. Pero sa mga nagdaang araw kasi ay inihahatid na lamang niya ako saka siya magpapaalam kaagad para makauwi. Sa inis ko ay agad ko siyang tineksan ng gabing yon. May problema ba tayo, Art? Lately kasi parang nanlalamig ka sa akin. Masama lang ang pakiramdam ko, mahal. Huwag mo kong intindihin. Tanging reply niya. Nagsimula ka lang namang magkaganyan mula nang mag-resign si Hazel eh. Muli kong text sa kanya pero hindi na siya nag-reply pa. Kinabukasan, alas 10 ng umaga nang mapansin kong wala pa si Art sa restaurant. Awa ko na ang cellphone ko para tawagan siya pero nang maalala kong masama pala ang loob ko sa kanya, agad ko rin binitawan ang cellphone. Bakit ba? Bahala siya sa buhay niya. Pagmamaktol na usal ko sa aking sarili. Pilit ko na lang na inabala ang sarili ko sa mga kailangang gawin sa restaurant. Nang kukunin ko na sana ang pulbo sa aking bag ay napansin ko ang pag-ilaw ng cellphone ko. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Art. Sorry, ngayon lang ako nakatext, mahal. Hindi ako nakapasok, masama talaga ang pakiramdam ko. Biglang napalitan ng awa ang inis ko sa naramdaman ko sa kanya sa mga nabasa kong mensahe. Kaya naman pagka-out na pagka-out ko sa trabaho ay agad akong dumaan sa butika para bilhan siya ng gamot. Akmang kakatok na sana ako sa pintuan ng apartment niya nang kusang nagbukas ang pintuan. Nakangiti pa akong pumasok dahil lalo ko talagang gulatin si Art. Pero imbis na siya ang magulat ay ako ang nagulat sa mga nakita ko, Papa Dudut. Himbing na himbing sa pagkakatulog sa kanyang kama ang isang babae habang si Art ay tila ba nasa loob ng banyo. Nakatalikod ang babae kaya hindi ko siya kaagad namukhaan. Rhea, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong sa akin ni Art pagkalabas ng banyo at saka palang nagising ang babaeng kanina pang sarap na sarap sa pagkakatulog. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga nakita ko, Papa Dudut. Ang babaeng nakahiga sa kama ni Art ay si Hazel. Nakita ko ay tila ba tumaas ang lahat ng dugo ko sa aking ulo at hindi ko rin na malayang nabitawan ko pala ang supot ng gamot na hawak ko. Drea, kung ano man ang iniisip mo, nagkakamali ka. Pagpapaliwanag ni Art. Magaling! Magagaling kayo! At ano sa tingin ninyo ang dapat kong isipin sa mga nakita ko ngayon, ha? Hindi ako tanga, Art. Hindi ako tanga para isipin wala lang na nandito ang babaeng ito sa apartment mo. Nag-aalala pa naman ako sa iyo dahil hindi maganda ang pakiramdam mo kamo tapos yung pala naunahan na ako at mukhang ibang gamot ang naibigay sa iyo nang gagalaiting sabi ko. Nagkakamali ka, Drea. Magpapaliwanag kami ni Art. Pag-aawat ni Hazel na noon ay tumayo na mula sa kama.
Hindi siya nakahubad na tulad ng inaakala ko. Ganun pa man ay hindi pa rin napapawi ang galit ko sa kanya. Tapos na tayo, Art. Tandaan mo tong araw na to. Magsama kayo, mga manluloko. Maluhaluhang sabi ko sa kanya, saka ako nagmadaling umalis ng apartment. Pagka-uwi ko ng bahay ay sinubukan ko pang ayusin ang sarili ko. Ayokong mahalata ni nanay at tatay na katatapos ko lamang umiyak. Mabuti na lamang at abala si nanay sa pagtatahi ng magmano ako sa kanya. At sa sobrang sama ng loob ko kay Art ay nagawa ko pang punitin ang lahat ng larawan namin sa aking kwarto. Lalo lang kasing sumisidhi ang galit ko kapag nakikita ko ang pagmumukha niya. Wala akong ginawa ng gabing yon kundi ang umiyak na lamang. Ilang beses rin akong tinangkang tawagan ni Art, pero hindi ko sinasagot. Pagkatapos ko ng trabaho ay agad na bumungad sa akin si Art. Drea, mag-usap tayo. Walang namamagitan sa amin ni Hazel. Ayusin natin to please, pagmamakaawa niya. Sa hindi ko maintindihang rason, Papa Dudot, kahit nagsusumamo na sa akin si Art, sa aking harapan ay wala akong maramdamang awa sa kanya. Tapos na tayo, Art. Wala na akong nakikitang dahilan pa para kausapin ka. Seryosong sagot ko sa kanya. Drea, ikaw ang mahal ko at kahit ilang beses pa na may dumating sa buhay ko, ay ikaw pa rin at ikaw ang mamahalin ko. Tama na, Art, pwede ba? Wala akong panahon sa mga kalokohan mo. Kapag patuloy mo akong kukulitin ngayon, bibitaw na ako sa trabaho ko ora mismo. Hindi ako nagbibiro, gagawin ko talaga yon. Sa mga nasabi ko ay tuluyan na siyang dumistansya sa akin. Maging ang mga katrabaho namin ay labis na nababahala sa sitwasyon namin ni Art. Ang ilan pa nga sa kanila ay kinumbinsing kausapin ko si Art. Magdadalawang araw mo na siyang hindi kinakausap, Drea. Kaya hindi ako magtataka kung bakit pa na yung aya niya ng shot. Sa kabila ng pangungonsensya nila ay hindi pa rin ako nagpatinag. Atid na kita, mahal, pag-aaya niya nang makita niya ako nagla-log out. Kaya kong umuwing mag-isa. Seryosong sagot ko sa kanya. Dati naman kitang iniyahatid, hindi ba? Malungkot na tugon niya. Pero dati pa naman, bago kita nakilala, nakakauwi na ako mag-isa. Pagsusungit ko sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong walang namamagitan sa amin ni Hazel? Tila napipiko na siya sa kanyang tono. Huwag mo na sana akong pahirapan pa ng ganito. Pagmamakaawa niya pero nanatili pa rin akong deadma. Sobrang sakit lang kasi ng ginawa niyang pagsisinungalin sa akin. Yung inaakala kong may karamdaman siya tapos ay makikita kong kasama niya si Hazel. Ay para bang kutsil yung bumaon sa aking dibdib. Kalakasan ng ulan, kasalukuyan ako naghahaponan sa bahay nang makita kong may tawag sa aking telepono. Mula ito sa unknown number kaya hindi ko sinagot. Kung hindi ako nagkakamali, Papa Dudot, ay nakapitong subok ang unknown number na yon na tawagan ako. Hindi ko kasi ugali ang sumasagot ng tawag mula sa hindi ko kilalang number, Papa Dudot. Kinabukasan, Papa Dudot, papasok na sana ako sa trabaho nang mapansin ko ang isang mamang nakahinga sa isang bangko sa labas ng bahay. Mukhang nabasa siya sa ulan at ginaw na ginaw sa kanyang pagkakahiga. Nang lapitan ko siya para kausapin ay nadurog ang aking puso nang makilala ko si Art. Art? Anong ginagawa mo dito? Bakit basang-basa ka? Habang pinipilit ko siyang bangunin ay naramdaman kong inaapoy pala siya ng lagnat. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo ha! Halika, bumangon ka, dadaling kita sa ospital! Nag-aalala lang sabi ko. Halos nakatirik na ang mga mata niya habang hirap na hirap sa paggalaw. Mabuti na lamang at hindi ako nahirapang dalhin siya sa ospital, agad namang naagapan ng doktor ang kanyang kondisyon. Gabi na nang makauwi si Art sa kanyang apartment. Huwag mo kong iiwan, Drea! Aniya habang nakapikit ang mga mata na tila nangihina pa. Buwaba na ang lagdat niya pero nangihina pa siya kaya nag-decide na lamang akong bantayan na lang muna siya.
Matapos ko siyang pakainin ng sopas ay saka ko pinunasan ng basang tawel ang kanyang katawan. Tila nawala lahat ng galit ko sa kanya. Habang pinagmamasdan ko ang maamong mukha niyang himbing na himbing sa pagkakatulog. Kahit nakakumot na siya ng gabing yun ay batid kong giniginaw pa rin siya. Saka ko siya tinabihan at niyaka para kahit papaano ay mabawasan yung ginaw na nararamdaman niya. Maghahating gabi na nang namalayan ko ang paggalaw ni Art. Salamat ng marami, mahal. Kahit galit ka sa akin, hindi mo pa rin ako pinabayaan kanina. Bulong niya habang hinahaplos ang aking mukha. Wala yun, Art. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Tanging naisagot ko, ipagpapatuloy ko na sana ang tulog ko nang namalayan ko ang pagdampi ng mga labi niya sa mga labi ko. Sa galing ni Art na humalik ay natangay na naman ako. Batid ko ang sobrang pananabik niya sa akin sa alab ng kanyang mga halik. Hindi na rin ako nakapalagpas sa mga galaw ng kamay niya sa aking katawan. At sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut, ay may nangyari sa amin ni Art. Kinabukasan na niya ay paliwanag sa akin ng lahat. Nagulat na lamang daw siya ng biglang pagbisita sa kanya ni Hazel. Nagtaka rin daw siya nang makita niyang nakahiga na sa kanyang kama si Hazel, ganong iniwan lang daw niya ito sa sala. Ipinakita na rin niya sa akin ang mga text sa kanya ni Hazel na tila ba nagpapakita ng motibo. Si Art pala ay ang unknown number na tumawag sa akin. Makikiusap sana siyang lumabas ako sa bahay para magkausap kami, pero dahil sa hindi ko sinagot ang tawag niya ay nagpalipas na lamang siya ng gabi sa labas ng bahay. Tiniis ko yung ginaw, mahal. Kahit basang-basa na ako sa ulan, okay lang. Nagbabaka sakali kasi ako talaga nakakausapin mo ako ng gabing yon. Pagpapaliwanag niya. Kung wala talaga kayong relasyon ni Hazel, eh bakit lately eh ang lamig-lamig ng trato mo sa akin? May family problem kasi kami noon, mahal eh. Wala ka namang dapat na ipag-alala doon dahil okay na ang lahat. Malumanay na sagot niya. Mula noon ay bumalik na sa dati ang relasyon namin ni Art. Makalipas ang 2 linggo ay napansin ko ang pangangasim ng sikmura ko tuwing umaga. Saka ko palang naalala na hindi pa pala ako dinadatnan. Kaya naman lubha akong nabahala. Nang bagating ko kay Art ang obserbasyon ko sa sarili ko ay tila ba natuwa pa siya. Buntis ka, mahal? Magiging tatay na ako? Nakangiting tanong niya. Art, hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, hindi pa pwede. Baka ikamatay ni nanay kapag nalaman niya ito. Eto naman. Hindi mo pa nga sinusubukang sabihin eh. At saka dapat dalawa tayong magsabi sa kanila niyan, mahal. Pagkakalma sa akin ni Art. Ilang araw ko rin inisip ang kondisyon ko at kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko kung sakaling ngang nagdadalang tao ako. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako sa biglang pagpasyal ni Art sa bahay. Habang nananghalian kami ay muling nangasim ang sikmura ko at kahit piliting kong itago ay hindi ko pa rin nagawa. Ano yan, Drea? Kakaunti pa lang ang nakakain mo, nagkakaganyan ka na. Maging si Art ay nabahala. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan namin sa mga oras na yon. Nang muling mapatitig sa akin si nanay ay hinawakan ni Art ang kamay ko. Meron po kayong dapat na malaman, Nay? Pagsisimula ni Art na agad kong sinugundahan. Nay, huwag po sana kayong magagalit. Nagdadalang tao ka? Tama ba ako, Drea? Tanong ni nanay habang seryosong nakatitig sa akin. Maluha-luha na ako habang nakayuko at bigla ko kasing naalala ang mga pangarap ni nanay. Bahagya akong kinabahan nang huminga ng malalim si tatay. Ano pa nga bang magagawa natin kung nandyan na yan? Ani ni nanay. Handa po akong panagutan ng anak ninyo. Magpapakasal po kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko po siya pababayaan maging ang magiging anak namin.
nakangiting tugon ni Art. Kinabukasan noon ay nakumpirma nga naming 2 linggo na akong buntis, Papa Dudut. Labis ang kasiyahan ni Art maging ang kanyang pamilya nang malaman nila na nagdadalang tao ako. Mabuti ka pa anak, hindi naging problemado sa iyo ang pagbubuntis. Kasi kami ng tatay mo noon na kailang subok rin bago ka dumating sa buhay namin, ang sabi ni nanay. So ang ibig sabihin niyo po, nasa lahi po ninyo ang hirap sa pagbubuntis, nay? Nagtatakang tanong ng doktor kay nanay. Opo, Dok. Halos karamihan sa mga kapatid kong babae ay hindi pinalad na magkaanak. Ang tugon naman ni nanay. You must be really lucky, iha. Kailangan doble ingat ka lang kasi dahil maselan ang pagbubuntis mo. Good catch kasi ang pagdadalang tao mo ngayon kung tutuusin. Paalala ng doktor. Mula nga noon ay kaliwat kanan ng mga kamag-anak ni Art ang nagbibigay ng regalo para sa magiging anak namin. Hindi ko rin maawat ang mga magulang niya sa pag-aalala sa akin na ingatan ang aking sarili. Maging sila kasi ay excited na sa magiging apo nila. Sino kayang magiging kamukha ng apo namin? Hindi ko talaga mapigilan ng ma-excite. Ang sarap lang kasi ng pakiramdam na magkakaroon na ng bata rito sa loob ng bahay, ang sabi ng mama ni Art. Pinakiusapan ako ni Art na mag-resign na lang sa trabaho. Pero dahil sa alam kong mababagot lang ako sa bahay, ay hindi naman ako pumayag. Kaya ko pa naman magtrabaho, mahal. Kailangan ko rin ng exercise para hindi ako mahirapan sa panganganak ko. Pangungumbinsi ko kay Art. Ikaw ang bahala, mahal. Ayaw ko lang kasing may masamang mangyari sa inyo ng baby natin. Tugon niya na may bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Mabuti na lang at kahit papaano ay inunawa ng boss namin ang kondisyon ko, Papa Dudut. Lagi ring nakaalalay sa akin si Art. Kahit pa napakadaling trabaho ang gagawin ko sa restaurant, kumakahulugan lamang na mahal niya kami ng magiging anak namin. Hanggang sa isang araw habang nagdadagsaan ang mga tao sa restaurant, may isang customer na panayang follow-up ng kanyang order. At dahil sa pag-aalala kong magkaroon ng skandalo ay tinutukan ko ang preparasyon ng kanyang order. Nang maihanda ko ng kanilang order ay napansin kong busy ang lahat ng waitress namin. Kaya naman naisipan kong ako na lang ang magdala sa table ng customer na naiinip na. Habang naglalakad ako papunta sa table nila ay sakto naman na may isang customer na biglang napatayo dahil nabuhusan siya ng inumin. Sa kanyang pagkakatayo ay nasagi niya ako dahilan para matumba ako sa kabilang table. Aksidenteng tumama, Papa Dudut, ang tiyan ko sa upuan sa kabilang table bago ako natumba. Pagkatapos noon ay grabing kirot ang aking naramdaman. Sunod ko nang napansin ang mga tao sa loob ng restaurant na pawang nakatingin lahat sa akin. Ganon na lang ang takot ko nang makita kong dugo na pala ang likidong umaagos pababa ng binti ko. Ambulansya, parang awa nyo na! Magtawag kayo ng ambulansya! Dinudugo ang asawa ko, dali! Dinig kong sigaw ni Art bago ako tuluyang nawala ng malas. Pagkagising ko ay saka ko unti-unting namalayan na nasa loob na pala ako ng isang maliwanag na silid. Sunod kong nakita si nanay na hawak ang kamay ko habang nagdarasal sa kanyang rosaryo. Nay? Nay? Nasaan ako? Nanghihinang tanong ko kay nanay. Huwag mo muna ang pagurin ng sarili mo, anak. Nasa ospital ka ngayon. Tinakbo ka nila Art at ng mga katrabaho mo. Dinugo ka kasi kanina, anak, at nawalan ka ng malay. Ang baby ko, nay, kumusta po ang baby namin ni Art? Magpahinga ka na muna, anak. Saka na lang tayo mag-usap kapag nakaipon ka na ng sapat na lakas. Hindi ako kampante sa naisagot ni nanay kaya hindi ko napigilan ng kulitin siya.
Saka naman ako nilapitan ng isang nurse at may tinurok sa dextrose ko na nakakabit sa aking kamay. Sunod noon ay unti-unti ako nakaramdam ng pagkaantok. Wala kong ideya kung ilang oras ang nakalipas hanggang sa magising ako, Papa Dudut. Ang tanging naaalala ko lamang ay nang mawalan ako ng malay. Nang idilat ko ang aking mata ay saka ko palang nakita si Art. Si Art pala ang lalaking kanina pang humahagulhol sa tabi ko. Art, mahal? Bakit ka umiiyak? Kumusta ang baby natin, mahal? Okay naman ba siya? Sabihin mo sa akin nasa mabuti siyang kalagayan, Art. Alalang sabi ko kay Art. Wala na ang baby natin? Wala na siya? May hinagpis na tugon niya sa akin. Wala na ang sanggol sa aking sinapupunan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat bukas sa pagkawala ng magiging anak namin ni Art. Nang makauwi na kami ay damang-dama namin ang lungkot sa bawat sulok ng bahay. Halos lahat kami nalungkot sa katotohanang wala na ang mumunting anghel na pinakahihintay namin. Kahit papaano ay sinubukan kong libangin ang sarili ko pero hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang mga nangyari. Lalo akong nahihirapan kapag nakikita kong apektado ang asawa kong si Art. Madalas na kasi siyang umuwing lasing at may pagkakataon pa nga, Papa Dudut, na hindi talaga siya nakaka-uwi. Marahil ay sa sobrang kalasingan. Isa yon sa mga pinakamahirap na pinagdaanan ko. Yung pakiramdam, Papa Dudut, na parang wala kang karamay dahil sa laging wala ang asawa mo sa tabi mo. Lalo pang nadagdagan ang bigat ng nararamdaman ko nang muli akong kumonsulta sa doktor. May nasilip kasi siyang maliit na namumuong cyst sa aking matres. Hindi pa kasi nating pwedeng operahan dahil sa sobrang liit pa niya. Pero sorry dear, after kasi ng miscarriage mo, ay mukhang alanganin ka ng mabuntis pang muli. Malungkot na sabi ng doktor. Dahil doon ay lalo akong na-depress, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kanino kukuha ng lakas ng loob sa sitwasyon ko. Sa sinabi ng doktor sa akin ay tila ba naging inutil ang tingin ko sa aking sarili. Hanggang sa isang umaga, habang abala ako naglilinis ng bahay ay dumating si Art na tila ba langos sa alak. Sa napansin ko ay hindi ko napigilan ang mag-init ng aking ulo. Hindi ka na nga umuwi kagabi, lasing ka pang darating dito sa bahay? Pagsesermon ko sa kanya. Huwag ka naman sanang dumagdag pa sa problema, Art. Dugtong ko. Bakit? Sino ba sa tingin mo nagdala ng problema sa atin? Hindi ba't ikaw? Dati na kitang sinabihang huminto ka na sa trabaho mo, pero anong ginawa mo? Makulit ka pa rin. Ang tigas kasi ng ulo mo. Minsan ka na nga lang magbubuntis, nalaglag pa. Agad kong nasampal si Art sa sakit ng kanyang mga nasabi, Papa Dudut. Bakit sa tingin mo, Art? Ikaw lang ba ang nawalan? Kung alam mo lang kung gano'ng kasakit sa akin ang mga nangyari. Masakit rin sa akin ang mawalan ng anak. Pero hindi ka nakinig sa akin, Drea. Kaya sa katigasan ng ulo mo, buhay ng anak natin ang nawala. Pasigaw na sagot niya, saka siya muling umalis. Humagulhol na ako sa sobrang sama ng loob, Papa Dudut. Hindi ko akalaing magagawa kong sumbatan ng gano'n ni Art. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na siya muling umuwi pa. Kaya agad na akong nag-alsabalutan at umuwi na sa poder ng mga magulang ko. Kinabukasan naman noon ay saka ko naman nabalita ang umuwi na raw sa kanila si Art. Hinintay lang pala niyang umalis ako at saka siya muling umuwi. Gustuhin ko man siyang kausapin pero hindi ko na magawa. Alangan naman kasing ako pa ang gumawa ng paraan para magkausap kami. Halos 3 buwan na rin wala kaming komunikasyon ni Art. Sa paglipas ng araw ay nakaramdam ako ng pagkamis kay Art hanggang sa maisipang kong puntahan siya. Narealize ko kasing hindi pwedeng lagi kaming ganoon na galit sa isa't isa. Kahit papaano ay mabigat rin sa loob kong hindi kami okay ng asawa ko. Kaya nilunok ko na lang ang pride ko. Pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudut.
Nasaktan man niya ako sa mga nasabi niya ay inamin ko namang may pagkakamali rin ako at panahon na rin siguro para makapagsimula kaming muli. Pagkapasok ng bahay nila ay nakita ko siyang nakaupo sa isang bangko. Nakapikit at tila nagpapahinga sa pagkakasandal ng kanyang ulo sa dingding. Naisipan kong gulatin siya kaya nagdahan-dahan ako sa paglalakad at paglapit sa kanya. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay nagulat ako sa babaeng lumabas mula sa isang silid habang hawak ang kanyang tiyan. Hazel? Pagkabanggit ko sa pangalan ni Hazel ay saka pa lang naidilat ni Art ang kanyang mga mata. Sa itsura ni Art ay tila hindi siya nabahala sa mga nakita ko. Bagkos ay nagawa pa niya akong tanungin. Anong ginagawa mo ngayon dito? Hindi ba't ako dapat ang magtanong niyan? Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Ano to? Magde-deny ka na naman ang ugnayan ninyong dalawa? Nang gagalaiting tanong ko kay Art. Noong unang beses mo siyang makita sa apartment ko, wala talaga kaming relasyon noon. Noon. So ang ibig sabihin, may relasyon na kayo ngayon? Walang hiya kang babae ka? Galit na usal ko at akmang susugurin ko na si Hazel nang muling nagsalita si Art. Huwag na huwag kang magkakalapit sa kanya. Kapag may nangyaring masama sa magiging anak namin, baka mapatay kita. Galit pa rin ang kanyang tinig. Natigilan ako sa sunod ng mga sinabi ni Art. Minsan ako sa wala ng magiging anak. At kapag naulit yun, baka makapatay na ako. Dugtong niya habang nanlilisig ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Saktong lumabas mula sa isang silid ng mama ni Art. Tama na yan, iha. Mas makakabuti sigurong umalis ka na lang. Sa naging tono ng mama ni Art ay tila walang kaso sa kanila ang ginawa ni Art. Hindi ko na napigilan ang maiyak sa sobrang sama ng loob kay Art, Papa Dudut. At dahil lang sa hindi ko siya mabigyan ng anak ay nagawa niyang pumatol sa ibang babae. Tahan na anak, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Pagtatahan sa akin ni nanay. Uuwi na tayo ng La Union, anak. Iwanan mo na si Art dito. Dugtong pa ni nanay. Ano na naman ang gagawin natin doon, nay? Pagtatakang tanong ko. Tumawag kasi ang isa sa mga tiyahin mo sa La Union. Sa akin pala ay pinanghalan ng lolo at lola mo ang naiwan nilang bahay at lupa. Kaya nakapag-decide na kami ng tatay mo na doon na lang tayo manirahan. Labagman sa kalooban kong sumang-ayon sa mga sinabi ni nanay ay napaisip akong mabuti. Tama nga sigurong lumayo na lang muna ako. Makalipas ang dalawang araw ng paghahanda ay bumiyahe na kami ng La Union, Papa Dudut. Sa biyahe na ako nakapag-isip na kailangan ko nga talaga ng bagong environment para makapagbagong buhay. Naging maayos naman ang pagtanggap sa amin ng iba naming kamag-anak. Sunod kong inatupag ay ang paghahanap ng trabaho, paubos na rin kasi ang naipon ni nanay. Maswerteng natanggap akong waitress sa isang kainan malapit sa eskwelahan. Hindi ako masyadong nahirapan sa unang buwan ko dahil na rin sa experiences ko. Magiliw din, Papa Dudut, ang mga naging katrabaho ko. Habang nagpupunas ako ng mesa ay napansin ko ang isang batang babae sa labas ng kainan. May hawak siyang barya at mukhang nahihirapan siyang mamili ng kakainin. Bahagya ako naawa dahil nakabilad siya sa araw na kanyang kinakatayuan. Kaya minabuti kong lapitan siya. Neng, anong hanap mo? Sa naging tanong ko ay bahagya siyang napakamot sa ulo sa kaakmang aalis na sana. Teka, sandali Neng, nagugutom ka na ba? Opo, kaso kulang po kasi itong pera ko eh. Malungkot na sagot niya. Ganun ba? Gusto mo, kumain ka na lang dito at ako nang bahalang magbayad mamaya. Sa mga nasabi ko ay napangiti ko ang batang babae. Siya si Rara. Habang kumakain ay napansin kong gutom na gutom siya.
Kakaunti lang kasi ang ibinigay ng papa kong baon eh. Binabauna na rin kasi ako ni Lola ng pagkain sa pagpasok ko sa school. Eh, nasa na yung baon mo pagkain? Hindi ko nga po alam eh. Tinago na naman siguro ng mga kaklase ko. Nakaramdam ako ng awa sa sagot ng bata. Alam ba ng papa mo ang ginawa ng mga kaklase mo sa'yo? Ayaw ko na lang pong sabihin. Ayaw ko kasing nakikitang malungkot si papa. Wala na nga akong mama eh, kaya ayaw ko nakikitang malungkot si papa. Labis akong natuwa kay Rara at batid kong ganun din naman siya sa akin. Madalas na nga niya akong puntahan sa kantina at kapag ganoon ay binubusog ko siya para may lakas siya sa pag-aaral. Sana ikaw na lang ang mama ko para masaya ako palagi, pati na rin si papa. Ano yan ang minsang punasan ko ang pawis niya sa likuran. Tumago sa akin ang sinabi niyang iyon, kaya naman halos maluha ako sa tuwa. Kahit papaano papadudot sa pamamagitan ni Rara, ay maranasan ko man lang ang maging isang ina. Hanggang sa dumating ang isang araw, habang abala ko sa pagdidispatch ng pagkain ng mga customers. Miss, meron ba kayong chicharong bulaklak? Tanong niya habang abalang-abala kong nagsusupot ng ulam. Ay, sorry sir, wala po kaming ganun dito. Pili na lang po kayo ng iba pang mga ulam namin. Napahinto ako sabay bilis ng tibok ng puso ko nang mapatitig ako sa lalaking nakatayo sa aking harapan. Ang lalaking naghahanap ng chicharong bulaklak ay si Rex. Hindi ko talaga akalaing magkukrus pa ang landas namin. Labis ang kasiyahang naramdaman ko nang magkayakap kami sa sobrang tuwa. Maging siya ay labis din ang saya nang mapansin niya ang pagkagulat ko. Anong ginagawa mo dito? May branch kami dito sa La Union, kaya dito na kami nakatira ngayon. Kami? Pagtatakang tanong ko. Kami ng anak ko at ni Mama. Naiwan si Papa sa Pangasinan. Sana isagot niya ay saka ko palang naalalang may anak na pala siya. Sa katunayan, kaya nga ako nandito ngayon kasi hinahanap ko si Kyra. Ang sabi kasi ng teacher niya, madalas siya dito na magstay. Habang iniisip ko kung sino ang tinutukoy niya, Papa? Ang tinig na narinig ko ay mula sa loob ng kantina. Tinig na mula kay Rara. Ang Kyra palang anak ni Rex ay si Rara ay iisa lang pala. Nang makita ko silang magkayakap ay labis rin ang naramdaman kong saya. Mabuti na lang at kumalma na ang dami ng tao kaya nagkaroon na kami ng oras sa magkwentuhan. Nakwento ko na rin sa kanyang naging buhay ko kay Art. Maging siya'y nakaramdam ng galit sa ginawa sa akin ni Art at maging ang relasyon pala nila ni Carlota ay nagwakas na rin. Ipinagpalit siya sa Koreano. Tanggap ko na rin yon. Ang mahalaga ay nasa akin ang anak ko. Aniya habang nakatingin sa malayuan. Mula noon ay nadalas na ang pagkikita namin ni Rex. Naipasyal na rin niya ako sa bahay nila. Maging ang kanyang inay ay tuwang-tuwa sa mga kwento ni Rara patungkol sa akin. Mabuti na lang pala at nakilala ka nitong apo ko. Kung hindi ay hindi pa namin malalamang binubuli na pala siya sa school. Ang sabi ng mama ni Rex habang naghahapunan kami sa bahay nila. Hanggang sa unti-unti ay nagkagaanan kaming muli ng loob ni Rex. Hindi nagtagal ay nanligaw siya sa akin. Makalipas ang dalawang buwang panliligaw ay tuluyan ko na siyang sinagot. Muli ako nagkaroon ng dahilan para maging masaya dahil kay Rex, Papa Dudut. Tumagal rin ang tatlong taon ng relasyon namin bago kami nagdesisyong magsama sa iisang bubong. Suportado ni nanay at tatay ang relasyon namin ni Rex. At sa ngayon ay hindi pa rin namin may isa katuparan ng pagpapakasal, Papa Dudut. On process pa lang kasi ang pagpapawalang visa ng kasal namin ng mga asawa namin, sina Carlota at Art. Ongoing na rin ang medication ko para sa polycystic ovarian syndrome ko. Sinubukan na kasi naming bumuo ng sarili naming supling ni Rex. Isa siya sa mga nagpapalakas ng loob ko at nagtitiwalang hindi pa huli ang lahat para mabuntis akong muli. Sa susunod na taon ay babalik na ako sa aking pag-aaral sa tulong na rin ni Rex at maging siya kasi ay nangihinayang sa kursong na simulan ko noon.
Sa pag-ibig ay hindi sapat ang salita lang para malaman niyang mahal mo siya. Kapag mahal mo ang isang tao, kalakip nito ang pagtanggap sa kung sino siya at kung hanggang saan lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. At yon ang pinadama sa akin ni Rex. Maraming salamat po kung sakaling mabigyan daan ang kwento ng buhay at pag-ibig ko sa inyong programang Barangay Love Stories. Sana'y marami pa kayong ma-inspire sa pamamagitan ng kwento ng marami ninyong tagapakinig. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay, Drea.